Hello guys, good afternoon. So, nandito tayo ngayon sa ating manukan. So, guys, sa kanina, alas 10 umaga, dumating na yung ating mga sisiw. So, pagdating ko naman doon sa ano, habang nag-aantay ako ng sisiw, may nakita akong naka-tricycle, nagbibinta rin ng sisiw. Pero mga Rhode Island Red at saka Black Astrolope yung mga sisiw nila. Pero hindi ko siya guys kilala, hindi ko alam kung ano itsura ng Black Astrolope at saka Rhode Island Red. So nakuha ko sila guys sa 50 pesos kada isang sisiw. So yun, nakakuha tayo ng 65 pieces. Binigyan tayo ng 10, dinagdagan ng 10. So yun guys, i-check natin, ipakita ko sa inyo, i-check nyo kung tama ba yung nabili ko. Sa mga nakakaalam dyan, mag-comment na lang kayo sa baba. Tapos guys, mayroon akong 200 pieces na magnolia broiler. So ito guys, tingnan nyo na lang, check nyo kung tama ba yung ginagawa ko. So first timer tayo guys sa pag-ano ng manukan. So comment na lang kayo guys sa baba. So, pakita ko sa inyo kung para sa inyo itong video na to, pakitapos na lang, pakicheck nyo, at saka pakipanood na lang po. So guys, ito yung ating mga broiler. So, 200 pieces po ito, class A. So, kanina binibilang namin, may nakita kaming dalawang mahina. Ito sila guys, yung mahinang sisiw. Ayan. Tapos, yon. Pero sabi nung ano, yan naman ay dagdag. I-check na lang daw kung okay naman sa inyo. Sana mabuhay sila. So, yun guys, yun isa, may sumusuksok na sa gilid. So, yan guys, pinakain ko na sila after 30 minutes. Tapos, mayroon ano guys, nilagyan ko ng tubig na may asukal. Sa isang galon na yan, nilagyan ko ng apat o tatlong kutsarang asukal. So, ito guys, ang lahi nito ay magnolia. Galing ito sa Quezon Province. So, sana maging... ito naman ay for evaluation ko pa lang, pero 200 na kagad kasi sayang naman yung bahay na pinagawa natin. So, si Lord nang bahala sa atin dito. Tapos ito naman guys, yung ating Rhode Island Red saka Black Astrolope. So mamaya papanoorin ko sa YouTube kung anong pinagkaiba nila. So magkahalo ito, sabi nila organic chicken daw to. So ayan sila guys, 63 pieces ito, 4 day old daw. So sana naman maging okay. So tinabi ko yung isa guys kasi may sugat yung kanyang paa. Masyadong sadista pala itong mga itim. Kinakagat yung kanyang paa. Kawawa. Nagkakasugat-sugat. So, bali ito lahat guys. Yung mga sisiw dito ay nasa 270. 63 at saka 207. So mamaya guys, yung gilid na yun, lalagyan ko, tatabunan ko ng sako yan o kaya plastic. Tapos lalagyan ko lang to ng kunting singawan. So mainit naman sila rito guys, pawisan nga ako ngayon. Tapos ito hindi ko pa tapos guys, tabunan ko pa yan, hindi ko pa nalagyan ng luna. So ang nagamit na natin na luna rito na 8x10, bali 1, 2, 3, 4. Bali may apat na tayong hindi. 1, 2, 3. Tatlo. Tapos may 8x7 tayo dito na 8x12.
tayo na ginamit. So nandun na, ito naman guys yung 8x12. So mga undersize sila, imbis na 8x10 nagiging 8x9 na lang. So ito naman yung ayan yung 8x9. Ito ba bali 8x12. So naano tayo. Sa Lazada natin 'to binili. So kumbaga sa ano eh medyo ano tawag doon? May kalokohan ng konti pagdating sa Lazada. Tapos guys, yung ating sisiw kanina na binili na nasa 200 plus doon sa box na nakuha natin, mayroon tayong nakita na pasama na mga patay. Ayan yung dalawa. Siguro ito kaya si kagabi pa. So hindi naman lahat yan malalakas, so may kasama talagang mahina. So ayan guys, mayroon namang mortality na binigay. Tapos ito naman guys, yung patukaan nila, nilinis ko muna. Ngayon pinapatuyo natin. So bali kanina pa ako guys dito, medyo kulang pa sa pahinga, kumain lang ako. Ngayon, papahinga muna ako kahit mga 30 minutes siguro. Kasi itong aking pinto, hindi pa ito nagawa guys. Ayan. So delikado sa pusa at saka aso yung mga alaga natin. Pero bago makapasok naman doon, maraming dadaanan dyan. Ito, nilagyan ko ng luna. Tapos mamaya, lagyan ko pa ng luna dyan sa gilid. So yung ibabaw niyan, medyo sarado naman. Ang pusa, hindi naman yan aakyat sa mga net. So guys, ang problema lang natin mga sobrang lamig. Kaya ito, kahit nakahap lang to, at least yung hangin na malamig na galing doon sa labas, hindi makapasok agad. So ito naman yung tulugan mamaya. Dito muna ako papahinga. So dala ko na rito guys, may bombilya na rin ako nadala na 150 watts. Yung ginagamit natin kailang parang nag-brown out. Ewan ko bakit. Titingnan ko mamaya, pero maaga pa naman, mainit naman dito sa loob. Tapos mamaya lalagyan ko na lang ng ilaw dito guys sa taas. Aakyatin ko to. So ito naman guys, yung sinasabi ko sa inyo dati na itong first layer, pagka medyo maluwag na, lumaki na sila, dito na sila bibitawan. Tapos ang mga malalaki talaga, dito na naman sila ililipat. So sorting lang. So guys, napakaingay na ng area natin, gawa ng yung mga sisiw, siyempre. Excited din yung mga yan. Yan o. Lakas kumain itong mga sisiw na to. So ang pakain natin guys sa Integra 1000 muna. So mahina talaga yung dalawa guys. Yun. Pero mamaya iinom naman yan. Painumin ko yan. Yan o. Hindi sila tumigil hanggat hindi mabusog. Mamaya lalagyan ko ulit ng pagkain. Ito ganun din o. So ito guys, 4 days daw to, hindi pa nakakain yung mga yan. Talagang matitibay sila sa ano. Ang sisiw naman kasi guys, mayroong 3 days to 4 days yan sila na kahit hindi sila kumain, okay lang. Ito naman 1 day old. So kahapon lang yan na process. Kagabi siya na pick up. So ang mga nangyayari dyan ay hindi pa sila ganun ka lakas. Hindi tulad doon sa first batch natin sa baba na yung 100 ay malalakas na. Pero ito naman ay galing hatchery mismo, kaya tiwala tayo rito. So ang immunized nito guys ay B1 pa lang daw. So, subukan natin pa inumin to. Ikaw, mahina ka talaga, no? Wait. Ito guys, painumin natin siya. Oh, stress talaga siya.
Sige. So, silipin natin. Class, ano lang daw to? Sabi sa akin, nang nabilang ko ng sisiu na ano, dahil sila ay may broiler din. Parang class C. A class B. Inom ka. Para mamaya may lakas ka na. Tapos makainom kayo, makapikim ng kunting tubig. Yan guys, oh. Lakas kumain. Kataw sila sa pagkain. So, nakakatuwa naman. Mamaya ulit, lagyan natin. Pakainin natin ng pakainin yung mga yan hanggat sa magsawa sila. Sige lang, kain lang. Yung iba naman nagpapalamig, papainit lang. So ganito daw ganito daw tingnan kung class A o hindi. Oh. Yung bumabangon agad. Kahit maliit, guys. Oh. Pag class A, oh. Bumabangon agad. Ganyan yung palatandaan na class A. Tapos pag tiningnan mo naman yung pusod nila, wala talaga. Wala ang pusod. So yung iba dyan, stress lang. Mamaya kakain na rin yung iba. Ayun oh, inaantok. Mamaya iakyat natin dito yung thermometer. Check natin kung ito kawawa talaga yung isa. Hindi pa makalabas, gawa ng kawawa naman yun guys yung paan nyo. Kinakain ng mga kasamahan niya. Inom ka tubig muna para ikaw ay lumakas. So kakalagay lang natin ng tubig. Ang dami na kaagad na ano. So check natin guys, bakit nag brown out. Hindi ko alam kung bakit patay ang ilaw. So pag brown out dito guys, mamaya maglalagay ako ng heater. So yan, abangan muna natin pag naubos nila yung tubig, saka natin ay ano yun. Maubos nila yung patoka, saka natin dagdagan. So ito naman, yan, ninaluan na nila ng ipa. Pero okay lang yan. Magagaling naman itong magkaykay-kaykay ang mga ano yun. So guys, ito after 1 week, hanapan natin na malipatan ito. Para sila ay... para yung mga 45 days natin ay magkaroon ng space. Kasi dapat kanila to eh. Bali na bigla lang tayo guys na bumili. Gawa ng sayang din pagkakataon. Kasi sa iba nito, ang 5 days old nito, yung na-brooding na, 1 week old pala, 150 na. So madali lang naman mag-brooding. Kaya dito muna tayo mag-ano. Yun guys, so matapang talaga. Binanata na naman ulit yung paa. So busog yan. Tinutuka nila yung paa. So pag nakaamoy ng dugo tong mga to, masyado palang ano,
matapang. Hoy, ikaw. Ano nangyari sa iyo? Matamlay ka yata. Kumain ka. Sapaw kita sa sinaing. Uubos na yung pagkain nila, guys. Lagyan natin. So, yun, guys. Nasarado na natin. Lahat-lahat. Ayan. So, ito lang ang sa pahingaan ang hindi ko na nilagyan para presko naman mamaya pag natulog tayo. So, dito naman, guys, i-monitor natin kung gaano siya kalamig mamaya o gaano ka init. Iakit ko na lang yung ano dito. Thermometer. So, ito na sila, guys. Yan. Sarado na rin yung likod. So, sako nilagay ko para medyo mayroong ano tawag yan? May liwanag galing labas. So, yung ilaw natin, guys, 1 week yan na buhay. So, magdadala na lang tayo mamaya ng pang extra. So, palitan natin ito mamaya yung isa ng 100 watts. So, bali 200 watts lahat. Ito naman, guys, hindi ito masyadong ano, sa lamig. So, mainit naman ang panahon. Sila naman, hindi masyadong ano yan. Matitibay ito. Hindi tulad sa ganyan, kailangan talaga ng mataas na init pagkagabi. So, yan, guys, nilagyan ko na rin ng maraming pagkain. Tubig hanggang mamayang gabi. May extra na ako doon na para mamayang gabi. So, uwi na rin tayo, guys, dahil pagod na. Pahinga naman tayo ng konti. So, mamayang gabi na lang itong mga ilaw. So, ito naman, guys, sarado na rin. Protection to para sa mga sa pusa. Tapos nilagyan ko ng maliwanag na ilaw para maliwanag naman dito mamaya, guys. So isang 15 watts, isang 150 watts, saka isang 100 watts. So gawin natin ito mamaya, dalawang 100 watts na. Dahil sa dami ng ating mga sisiw. Pero sa ngayon makita nyo, guys, normal yan sila. Oh. Kain, inom, so kalat-kalat sila. Kanina tumpukan yan dahil nilalamig. So malaman natin yan mamaya dito sa madaling araw dahil unang gabi rin natin dito. So ito yung pinaglagyan kanina, guys, itabi na lang natin yan. So update tayo sa oras, 4:30 na ng hapon. So ito na, guys, yan, naka-ready na yung ating tubig na mayroon na rin ano yan, asukal. So ilalagay natin yan mamayang gabi para kahit magdamag na nandyan sila, mayroon na silang sariling tubig. So bukas ang umaga na lang maghakot tayo dito ng tubig ulit. So ito naman, guys, sa pinto na lang. Ito na lang yung gagawin ko bukas, saka yung isang tarapal doon. So balik ko lang pa talaga ako ng tarapal, guys. Pero kung totoosin, kung hindi ko to nilagyan sa loob, yan, kakasyan na to. Kasya yan dito sa gilid na to. Tapos yung iba dito na nasa kabila. So yung tarapal natin, guys, nakalaylay yan. So hindi ko na nagawa, bukas na lang. So pagod na rin ako. So yan, guys, sa mga nanood ng ating video, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga baguhan pa lang sa aking channel, paki-like, share, and subscribe na rin po ang ating channel para lumaki naman po. So, God bless po sa inyong lahat at sana ma-update ko kayo araw-araw o every other day para sa mga manukan. At sa mga gusto pang mag-alaga ng broiler, mabigyan ko po kayo ng idea. So, maraming salamat po at bye po sa inyong lahat.